Hi everyone, for this interview, I invited a beauty queen, model, and now a flight attendant. Please welcome Carla Malpaya. Hi, Jen. Hi, Jen. Tito. Buti wala kang lipad ngayon. Meron ba kanina? Wala po. Ah, wala Wala. talaga Off. today. Yes. Oo. Ginawa ko na yung intro ko sa'yo. So alam na ng mga tao kung sino si Carla, Jeneline Carla Malpaya. Anyway, ano, para lang sa ano na lang ng iba, kasi Jen po talaga ang aking nickname sa kanya. Pero, nung nag-pageant na siya, mas gusto niya matawag na siyang Carla para maiba nga naman, di ba? Medyo, ano yung, kasi napaka-ordinary ng Jen, di ba? Very common. Ang dami kong kaparehas. Oh, Carla, paki-refresh naman kami sa pageantry journey mo. Ano yung pinakauna mong pageant na sinalihan? Pinakauna kong pageant dito, as far as I can, marirremember ko to kasi sobrang memorable niya. Way back 2008, Binibining Kaloohan. Binibining Kaloohan yung first. Kasi, alam ko na sabi ko sa ito, Tito, di ba? Hindi ko alam yung Kaloohan. Ba? Hindi. Kasi ang naka-discover talaga sa akin that time, si Mama Rene Salud. Okay. Yes, kinito ko ata, Tito. Hindi ko naglalakad alam. Ako sa, naglalakad ako sa campus namin. First year college ako noon. Tapos wala akong idea anything about pageant. Although nag-watch ako ng pageant ever since bata. Pero hindi ko alam na during that time, nandun sila Mama Rene sa campus. Parang nag-room to room sila for some girls to join Binibining Kaloohan. Tapos naglalakad ako, pupunta ako ng restroom ata. Tinapik niya ako sa likod na parang, anong name mo? Gumanon siya sa akin. Sabi ko, kilala ko siya as Mama Rene Salud, of course. Sabi ko, nagpakilala ako. Tapos sabi ko, bakit po? Akala ko naman may something akong ano noon that time. Tapos sabi niya, gusto mong sumali ng pageant? Sabi ko, pwede po bang magpaana muna ako sa magulang ko? Sabi ko ganun. Tapos, dun yun yung time na sobrang nagpaalam ako kay Mama. Sabi ko, Ma, si Mama Rene Salud, sabi niya, kailangan pumunta ako dun sa screening kasi ganito, ganyan. As, di ba si Mama Rene, mahilig siya sa mga morena? Mm-mm, mm-mm. Yun. So, parang ako, sabi ko, sige,
Pinayagan naman ako ni mama, nagpunta ako ng first screening. Tito, wala akong idea anything at all sa process ng pageant, di ba? Alam mo yan, parang sobrang kaka-18 ko lang noon. Oh, so 18, 18 of age 18. 18. Oo. 18. Tapos after noon, so parang ako, sabi ko, sige, try natin. Pinayagan ako. Since may ano rin kami noon sa Caloocan, kasi yung lola ko talaga originally from Caloocan. So Caloocan. allowed ako. Allowed ako na sumali. At saka doon ka nag-aaral. Yes, Diba? doon ako Oo. nag-aaral sa Pwede UE yun. Oo, Caloocan. pwede yun. Opo. Tapos yun yung first. Wala ko talagang anything idea sa pageant. Tapos yun yung first ko dito. Ah, yun Binibining Caloocan. talaga ay binibining Caloocan, 2008. Yes. Okay. Yes, 2008. Tapos, Jen, Carla, na-meet kita at nagkatrabaho tayo sa Sunyata T. Ilocos, no? Yes, dito. 2013, di ba? 2013. 2013, 2013. Nanalo kang Sunyata T. Ilocos World World. at nirepresent mo ang probinsya, ang Ilocos Sur, sa Yes, Miss yes. World Philippines. Kumusta experience mo winning a provincial provincial pageant? Tapos eventually Provincial. nirepresent mo siya sa national National. scale. Oo. Yun naman dito, yung first national pageant ever ko naman is Miss World. Yun niya, di After ba? nung Tanyata, yun, yung first ko is Miss Oo. World. So, Tapos, paano yung transitioning nun? Kasi galing ka sa, yun, Miss Caloocan. provincial, oo. Oo, Parang tapos sa, school pageant, tapos provincial, tapos national. Oh. Yun yung time na doon ko na kayo na-meet Tito, di ba? Bukod Oh. sa iyo, kaila Tito John T. Kasi Oh, doon na ako yes. pinag-plan Ate April kay Tito John T. Before ako Oh. mag-Miss World. So parang ako, wala rin akong idea sa national kung paano yung process. Kasi iba yung process ng Miss World noon, di ba Tito? Parang in front of many people agad yung screening process noon. Sa alam ko, if I'm not mistaken, sa SM Mall of Asia, yun yung activity area. Ah, doon. Then yung screening Yung hindi process. aircon, yung hindi aircon na Yes, area. Ah, Tito, okay. doon. Yung activity area. So, open agad. So, ang daming tao. Oh, so iba, mas iba Yes. So, ang mas iba din feel. yung kaba ko noon. Kasi, ala, Oh. teka lang. Parang sabi ko, ala, teka lang. Oo, nanalo ka nag-provincial. Pero, syempre, iba yung scale nito. Yung Kasi, national, national. oh. So, yun. Parang ako, I just did my best. Or kung ano yung training namin nun, natin, nila Tito nun, kung ano yung tinuturo nyo po sa akin, ina-apply ko. Pero that time, syempre, iba na din yung ano ko sa self ko na parang, ah, iba na to. Nilalagay ko na siya sa mindset ko na, eh, iba na to, national pageant na to. Tsaka, kasabay ko nun talaga sa pila, si Megan. So, sino ba naman hindi kakabahan, di ba? Yung batch ba yun ni Megan? Batchmate ko si Tama, Megan. correcto. Oh, correct. Yes. Anyway, Carla, eventually, later on, sumali ka din ng Binibining Pilipinas. Yes. Ay, ang Binibining Pilipinas, iba din ang style sa Miss World Philippines, no? Yung Sobrang iba ito bang dito. pagsali mo sa mga national pageants, naging ano ba to? Naging magandang pamamaraan para maging role model ka ng kabataan? I guess pwede din dito kasi before, during my days ng pageant, marami din nagme-message sa akin ng mga girls, mga teenager that time na, oh ate, parang I saw you in Binibini or I saw you in Miss World, I watched you in Miss World. So parang, syempre nakakataba siya ng puso kasi may mga tao, may mga bata na naglo-look up sa'yo na, I Yun, want yun, to be yun like eh. you. Yun, Oh, I yun, want to yun, be yun. like you when I grow up or pag pwede Oo. na. Kasi, para kasing, ano, nakikita nila eh. So, during that time kasi nung pageant days, iba din yung fans. Iba yung fans, pero iba din yung impact ng pageant talaga sa mga bata. Kasi pag nakikita nila... Sa tingin mo ba, mas naging responsable ka? Responsible naman ako dito. Hindi, hindi ba tayo minsan, lalo sa Oo kabataan? naman, ito. Mas naging responsible din ako kasi the way how I approach or, I mean, naging people person ako din during those times na nagpa-pageant ako. Kasi, hindi ka pwede na parang may pumansin sa'yo, hindi mo sila papansinin. Kasi malaking impact din yon sa'yo as a person. Kasi masasabi nila na parang, hala, hindi siya ganito, hindi siya ganyan. Alam mo yon, ang dami agad masasabi sa'yo na, ay, hindi pala siya namamansin outside of ganon. So, mas naging people person ka and at the same time natutunan mong maging
kung paano mag-approach ng iba't ibang tao. Oo, no, may nagkaroon ng responsibility bigla noon, mas Yes. nang heavier, 'di ba, na Yes. responsibility, 'di ba? Tapos Carla, bukod sa pageantry, nagmo-model ka din, 'di ba? Nagmo-model ka Yes, din, ito. no, nakapag-show ka din. Ano sa tingin mo ang diferensya ng pageantry sa model? At ano yung na-enjoy mo? Na-enjoy ko siya both dito, pero kasi parang mas matagal din akong nag-model. Yun, 18 years old din ako nagsimula nun dito. Di ba, kunento ko sa'yo, nag-fashion week ako, hindi ko nakuha. Kasi nga ito eh, matangkad naman at saka ano, payat. Oo. Yan ang ano nito kay Yun. Carla. Na-enjoy ko siya both dito, pero kasi yung difference is, sa modeling, parang may call time kayo, and then after the show, uwi na. Sa pageant kasi, syempre, kailangan, even after nung event nyo, may after ano pa yon, like meron kang training or meron kang pupuntahan na kailangan nakaayos ka pa din, ganun. Eh, di ba dito sa modeling parang after show uwi na or kahit ano nang gawin mo, wala namang problema, ganun. Pag ang pageantry, ang daming responsibilidad din, eh, no? Tito, Dami kailangan pupunta. lalabas ka na maganda. Pagising mo, kailangan kahit Maganda. maglalakad ka. Oo. Oo. Oo, tama. Tapos, masasabi ko naman that you are blessed with a good, with a beautiful face, no? Maganda ang mukha. Maganda talaga ang mukha po niyan. At saka maganda ang skin color mo, Carla. Di ba? Na kinaiinggitan actually ng madami. Lalo na yung mga, di ba? Ang morena ngayon talaga ano na eh, talagang gustong-gusto na siya, di ba? True. Paano mo na maintain yung morena complexion mo? At ano ang sinusunod mong beauty regimen? Regimen, Tito. Ako kasi, Tito, ever since talaga na maitim or morena na ako, yung skin color ko, hindi ako gumagamit ng anything whitening. Eh, ayoko na parang mag-iba yung, kumbaga parang mag-iba yung face color ko sa skin. Diba minsan may ganon? Tapos sobrang careful talaga. Kunyari kahit sa soap, ganyan. Pag may nakita ko na brightening or whitening, medyo nagtatanong na ako na, ay, teka, baka mamaya paano yung, alam mo yun, baka sabihin, nagpapaputi ako or something. Okay, proud ako sa kulay ko. Okay ako sa kulay ko. Kaya takot ako dun sa mga may whitening. Yun lang din yung ano ko dito, yung skincare regimen. At Yung ako saka yun ang nagagamit ng maintenance. whitening. Oh, yes, yun yung maintenance mo na rin sa pagiging morena mo, di ba? Huwag nang Mm-mm. gumamit. Yung totoo nga, mas maganda nga yan. Anyway, pupunta tayo ngayon sa isang ano, naging flight attendant ka, no? Yes, dito. Una, dun ka sa Air Asia Berhad na based sa Malaysia, di ba? Oo. Sa tingin mo ba, yung experience mo sa pageantry at saka sa modeling, nakatulong sa karir mo bilang flight attendant? Yes, dito. Nakatulong siya in a way, like I told you earlier, na yung pagiging parang people person, kasi customer service, parang slightly same with, ano, parang dealing with other, ano, different kind of, kinds of people sa pageantry. So, na-adapt ko siya nung naging flight attendant ako kasi, for as a customer service na empleyados, kailangan marunong kang makiharap sa iba't ibang tao, sa iba't ibang like attitude or something. Yun yung nakuha ko dun sa pageantry, yung makiharap ka sa iba't ibang uri ng tao. Yun. So from pageantry nakuha mo yun at inamit mo bilang flight attendant. No, so yes. From Air Asia Berhad, lumipat ka naman ng Cebu Pacific Air. Yes. No, na yun ang present employer mo, di ba ngayon? Ibig sabihin, kung kinuha ka ng isa pang airline, maganda yung performance mo dun sa previous airline, di ba? Yes, ganun no. lang naman yun, eh, di ba? Kakalat yan sa industriya kung di maganda yung performance. Ibig sabihin, maganda yung performance mo. Ano ba sa tingin mo, bukod sa sinabi mo naging people person ka, ano ba sa tingin mo ang best personal asset mo talaga? Kasi yung pagiging ano pag yung bago yung ano na natutunan mo lang yan eh. Ano ba talaga sa tingin mo deep inside you? Ano ba talaga yung best personal asset mo? Kung bakit nag-succeed ka? Successful ka na sa Air Asia Berhad eh. Nag-pandemic lang eh. Di ba? Nag-pandemic. Yes, Tito. So ngayon, you transferred to Cebu Pacific Air and you're still doing well. So ano ba sa tingin mo yung mas malalim pang asset na meron ka? Iba-iba, Tito. Pero kasi,
yung sa work ano ko tito, isa din sa pinaka-factor na importante is yung flexible ka tsaka marunong kang makisama talaga. Yan. Yun yung... I can attest to that. Marunong po talaga makisama yan. Yun talaga. Yun, yun ang to, gusto ko kasi... manggaling sa iyo yun. Kasi baka sabihin ng mga tao, pinipid ko sa iyo eh. Ikaw na mismo. Yun yung isa sa pinaka-importante. Bukod sa flexible ka, kailangan marunong ka talagang makisama. Kasi iba't ibang tao yung makakatrabaho mo everyday. Hindi pare-parehas yung Lalo, magiging co-work lalo mo na, everyday. no? Lalo na nung nasa Berhad ka, di ba? Iba-ibang nationalities yun. Yes, tito. Di ba? Dun sa AirAsia kasi, iba't ibang culture, Oo. iba't ibang nationality. Dito naman sa 5 sa Cebu Pacific, Filipino, pero iba-iba yung magiging ka-work mo everyday. Pero nag-international ka na ba sa Cebu pa? Yes, tito. International na ba? Ah, okay. Yung last mong ano, ano yung last mong lipad? Saan ka galing? Alam, last na lipad ko galing kasi ako ng ano tito ng Incheon. Ah, okay. So Incheon. umaabot ka, nag-i-Incheon ka na. Saan Yes, sa dito. dito sa Cebu, Totally. sa Cebu Pac, saan ka na nakarating? Anong bansa? Anong bansa na? Ano ba dito eh? On the process pa ako for three, mag, on the process pa kami, yung batch ko for 3:30, yung pwedeng mag-Dubai and Australia. Tama. So maybe So, this year, hopefully. Mag-a-upgrade ka to 3:30. Apo. Kasi iba-ibang servisyo yan, di ba? Yung Yes, dito. 20, 3, Iba-ibang 2, 1, eroplano. iba-iba, no? So, do you Yes. have to, kailangan ba undergo ka ng training for 3:30? Yes, dito. Another training for the big aircraft. Ay, ayun. So, ayan ang mga bagets na nanonood. Alamin nyo yan. Anyway, Carla, ngayong Yes, po. nandyan ka, no? Maganda naman ang buhay mo, maganda naman yung career mo dyan. Paano mo nakikita yung sarili mo 10 years from now? 10 years. Siguro tito may asawa at anak na. Hindi, joke. Nako. Ano tito? Diba? Hindi ko na kasi siya iniisip for years. Ini-enjoy ko kung ano muna yung meron ako for now. Kasi ang hirap magplano for years. Pwedeng next year may ano ka na or mas bigger opportunity, ganun. Mas ginagawa ko na lang yung best ko to live at the moment. Yun yung ngayon eh. Oo, nadala ka na rin, no? I'm sure. Anyway, Carla, anong masasabi mo sa mga bagets dyan, sa mga babae na gustong pasukan ang pageantry? Pageantry, sobrang kailangan matatag yung loob mo. Now ha, tito, kasi iba yung pageantry days ko sa ngayon. Kasi mas competitive. Nakikita ko, na-update pa rin naman ako pag nakikita ko sa social media or sa mga kaibigan ko from pageant industry. Sobrang kailangan mas matatag yung loob mo. Tsaka dapat gusto mo siya. As in, gustong-gusto mo siya. Kasi hindi pwede yung pinasali ka lang or something. Oh, kasi naku, nowadays. Diba, tito? Iba yung pageantry ngayon. Mas competitive yung girls. Mas marami kang kailangang pag-aralan. Mas marami kang kailangang paghusayan sa sarili mo din. So, dapat malakas talaga yung loob mo. Tsaka kung gusto mo, go. Any, kahit ilang chances pa yung sali, I mean, ilang beses kang sumali, walang problema, basta gusto mo. Kaya, Carla, And if di it's ba? meant for you, Gastos din, no? Gastos din, no? Gastos din siya Oo, dito, kaya oo, dapat oo. may ipon ka din. Oo, no? Kailangan, no? Talagang may ano rin. Kasi hindi na katulad to ng dati na mayroong mag-finance or mag-talent Yes. scout sa'yo. Di ba? Ngayon talaga, Totoo. lalo pa may social media pa. So, kailangan, lagi Totoo. kang, di ba, lagi kang nakaprente. Di ba? True. Oh, ano naman nasasabihin mo naman sa mga babae gustong maging flight attendant? Sa gusto maging flight attendant, same. Kailangan gusto mo din siya. Kasi hindi madali yung work. Akala nung iba, pag nakikita nila sa social media or something na, ah, flight attendant lang yan. Pero once you're there, iba. Iba yung work. Masaya siya, pero syempre, iba pa din yung work niya. Tsaka, if ever hindi kayo makuha sa first, second try, try lang ng try. Kasi merong ibang crew, like, I heard 20 times sila nag-apply, 30 times, yung iba sobrang lahat na-applyan na, pero may time talaga na darating na if it's meant for you, makukuha ka din. Ikaw ba dun sa AirAsia Berhad, nakailang apply ka bago ka natanggap? Ano, tito, once?
Ah, talaga, isa lang. Swerte. Yes. Tapos kasi, yung hindi ko natatanong yung Cebu Pacific, kasi madali na eh. From Air Asia ka, di ba? Madali na yung pagkuha eh. Di ba? Hindi rin tito. Parang Ha? same process lang. May mga iba din po na kahit may experience, hindi rin nakukuha. Kaya parang swertihan lang din talaga. Ah, ganun. So, dumaan ka rin sa proseso, Cebu Yes, pa. tito. Oh, okay. So, ayan ha, napakinggan nyo. Alam nyo po, itong si Carla ay talagang current stewardess ng Cebu Pacific Air. Kaya she's speaking from experience at nasasabi niya lahat ito dahil yan ang kanyang ginawa. No, dalawa ng airline na pinasukan niya. Who knows may pangatlo pa. Ano na tito, yung blue? De joke lang. Ah. Yung blue Anyway. na. Anyway, Carla, sa ano estado ng buhay mo ngayon? Sa estado ng buhay mo ngayon, i-rate mo nga ang sarili mo from 1 to 10. And 10 is the highest. Paano mo i-rate ang kaligayahan mo? And Happiness. bakit mo binigyan ng sarili mo ng ganong klaseng rating? Paano ba? Happiness dito ah, when it comes to happiness. Siguro Happiness. mga 7. Baba. Ba't ang baba? Hindi kasi dito, syempre, hindi mo naman, I mean, maraming pinagdadaanan lahat ng tao ngayon. Pero I'm happy kung anong meron ako. Pero syempre, there's always room for more. Hindi naman more ano improvement, pero more happiness. For sure, mas marami po siyang dating pag natapos yung lahat ng ano mo yung pinagdadaanan. Pero I'm happy. 7, mataas na yung tito. Anyway, ngayon nakatira ka na sa condominium, no? Na mas malapit diyan sa airport, di ba? Yes po. So how is it? Paano itong nakatira ka na nakahiwalay ka kay Lamang? Anong Mahirap dito, siyempre, living independently. Kailangan ikaw mag-budget lahat ng ng gastusin and bills. natuto ka Pero na masaya ngayon. naman. Natuto ka na ngayon. Matututo talaga. So, ano po, dati po kasi ano ito eh, lagi itong kasama na sa family. Family-oriented talaga to si Carla. Ngayon na medyo nakadalawang airlines na siya. So, nag-decide na siya. Siguro parang hindi na mahirapan, no, sa pagbiyahe-biyahe. But, what about your life quality in a scale of 1 to 10? Life quality ha, ngayon. So, ano ang rating mo sa life quality mo ngayon? Ngayon, Tito, 8, tumaas ng isa. Tumaas. Bakit? Ba't mo na? Ba't Kasi na iba yung mahirap happiness? din pa. Mahirap din yung independent ka. At Pero may although napatunayan ka mahirap din siya. ngayon. May Oo. napatunayan ka sa sarili True. mo. So, alam kong marami pa din siyang i-improve. Naman, oo. Wala namang ano, wala namang perfecto. Wala namang. Pero at least you're living your life. And you are Yes. proving something to your own self. Di ba? Yes. Nakaya mo naman pala. Di ba? But Yes, of tito. course, Kaya ko pala. at saka hindi naman ano, hindi mo naman sinasakripisyo, nandiyan pa rin naman sila ma, di ba? Alam ko Yes. naman gaano Opo. ka-close sa family mo, di ba? So ayun, Carla, thank you very much for this interview. Ang hirap kong Thank you, hagilapin tito. ang schedule niya dahil hindi kasi Sorry. yung flight eh. Hindi yung flight eh, Yes. ang maalala dun eh. Minsan, baka mamaya dumarating yung madaling araw. Ako naman tulog, di ba? So, Yes. hindi mag-swak yung mga schedule namin. But I'm still thankful. Number one, thankful ako na nakilala ko po ito. Dahil isa po ito sa mababait kong nakilala ng mga beauty queens, no? Tapos, ano po yan? Hindi po yan nakakalimot. Lagi po yan, ano? Kung may panahon, kung may pagkakataon, nangungumusta po yan. Hindi po yan, ano? Wala pa po ako nakitang pagbabago dyan. So sana tuloy-tuloy. Yes, Tuloy-tuloy. dito. Di pwede magbago. Totoo yan. Ganyan pa rin siya. Ganyan. Ganyan siya. Yan. Yan pa rin. Yan pa rin yun. So thank you Carla for this Thank you, time. Tito. For this interview, ha? Say bye everyone. Anytime. Bye Bye po. everyone. Thank you.